ng Kabugaw, Ilocos Sur, may kakaibang uri ng surfing. Ito ang Carabao Surfing. Ang siste, ang mga magsasaka, nakasakay sa pasagad o sled na hinihila ng mga tumatakbo nilang kalabak. Pero dahil mabilis mapagod ang mga kalabaw, sa palarong ito, dalawang rounds o kalahating kilometro lang ang itinatakbo ng mag-amo. Kasi barangay piyesta namin. Yung sinabi ko sa mga kasamahan ko dito sa barangay, magpapalaro kami ng ganon. Kinausap ko yung mga magsasaka kung sino papayag na makilahok. Yun nga, 12 ang pumayag. Isa sa mga kalahok, ang magsasakang si Harry at ang kanyang kalabaw na si Kagkag. Para makondisyon si Kagkag, binusog daw niya ito ng dahon ng mais. May laban tayo bukas. Si Michael naman, masinsinang kinausap ang kanyang alagang si Kalakyan bago ang karera. Bukas, kailangan manalo tayo. At nag-practice pa sila. Pero ang umuwing panalo at pinakamabilis na tandem, si Ray at ang kanyang alagang si Kambal. Anak raw kung ituring ni Ray ang kanyang alaga. Kasama niya sa araw-araw. Binubusog niya ng kanin. Pinaiinom pa ng energy drink. Dahil sa lupit ng kanilang tandem, nag-uwi sila ng premyong 2,500 pesos. Nung nababalitaan ko na may Carabao Racing, saka nagpa-practice yung mga sumali, napanood ko lang. Oo, hindi ako na-expect na manalo ako dahil yung consolation lang ang inaabot ko naman. Pero pinalad naman. Pero may mga pumupuna na delikado ang karerang ito, lalo pat walang safety gear ang mga magsasaka. Ang kalabaw kasi, hindi naman ginagamit yan for racing talaga. Sa probinsya, ginagamit sa bukid. Pwedeng mabali yung sa paa kasi given yung size ng kalabaw, tapos papatakbuhin mo siya ng matulid na gano'n, pwedeng may stress yung hayop. Sa awa ng Diyos, yung palaro namin na gano'n, wala namang na-disgrasya. Mula sa kalabaw, dumako naman tayo sa baka, sa luksong baka. Ang classic na palarong Pinoy na tila may twist dito sa Lacson Street sa Tondo sa Maynila. Ang mga naglalaro kasi pagkatapos lumukso, sabay landing na nakasplit. Tila uso raw kasi sa mga kabataan sakaling ito ang pagpapakitang gilas sa husay nila sa pagsplit. Para bang hindi pa sapat sa kanila ang challenge ng luksong baka, ini-splitan pa nila. Ang pinakapalaban, ang mga nakunan sa viral video, sina JM at Junior. Si JM, one leg split ang specialty. Samantalang si Junior naman, minamani ang pagtatumbling sabay split. Naisipan po namin sa maglaro ng luksong baka. Nilagyan po namin ng split para maibay aming laro. Para hindi puro tayo. Kada weekend, 3 oras daw silang nag-eensayo. Kasama ang sangkabekihan sa pugad ng mga siga. Babala lang mga bes. Lubhang napakadelikado ng kanilang ginagawa, kaya huwag gagayahin. Ang susunod naman nating itatampok, magpapakabog ng inyong dibdib. Dahil dito sa Coronadal, South Cotabato, may kakaibang paraan sila para pumitas ng mga mangga sa tuktok ng puno. Ang magkakaibigang Jonel, Edmar, Dominic at Rogelio, hindi lang miyembro ng cheering squad sa kanilang barangay, pati na rin na Mangga Squad. Naging member kami ng Sarabia Eagles Pep Squad of Coronadal po. Yung ginagawa po namin ay isang cheerleading po na binubuo ng different stunts tulad ng pagtatumbling, paggawa ng mga stunts, toses, and pagsasayaw po. Sa tuwing namimitas kasi sila ng mangga, nagpapaitsa-itsa sila na parang nasa cheering competition. Nakaka-tense sa totoo lang.
nakapahinga raw sila noon sa practice ng kanilang dance group. Nung napag-utusan sila ng kanilang choreographer na pumitas ng mangga, yun nga lang, wala silang panungkit noon. At dahil normal na lang daw sa kanila ang pag-itsa-itsa sa flyer ng kanilang squad na si Rogelio, siya na lang din ang napagdiskitahan nila ihagi sa ere para makuha ang mga mangga. Festival week yon ng City of Coronadal. And then, inutusan kami ng head coach namin dati when I was in high school na gusto niyo daw kumain ng mangga. Pagkatapos, sabi niya na kunin daw namin yon. Tapos wala kami makita na ano na pangsungkit doon sa mangga. Sabi namin na itapon na lang, ihagis na lang nila ako doon pataas. Ang kanilang stunt nag-viral. Nakita ko po silang kinukuha yung mangga using yung step ng cheer dance. Sabi ko po magandang videohan at saka baka po magva-viral if i-upload ko sa Facebook. Kasi mahilig din naman ako manood ng video sa Facebook or sa YouTube. Eh wala pang nakakagawa nun. Marami ang natuwa, pero ang ilan na bahala. Bakit pa raw kailangang daanin sa buwis buhay ang napakasimple lang namang gawaing pamimitas ng mangga? Eto, para hindi na nila kailangan pang ihagis sa ere si Rogelio, binigyan namin sila ng panungkit. Yan ang mangga, pipitasin natin. Ito paghawak ng paningit. Pinaturuan din ng tamang pagsungkit. Tilain, kunti-kunti lang. Ayan. At dahil tila naghahanap sila ng challenge, hinamon namin ang mangga squad kung kaya ba nilang punuin ang isang kaing ng mangga sa loob lang ng 3 minuto. Masaya kasi okay naman pala na kumuha ng hindi ano hinahagis yung ano flyer. Mas masarap lang kumain ng mangga kapag walang delikadong ginagawa. Katulad nito, pumipitas kami ng mangga gamit ang sungkit kung malapit at tiyatalo na lang namin. Mukhang bored to death ang ilan nating mga kababayan. Naghahanap ng kaunting excitement. Okay lang yon basta walang masasaktan ang mga tradisyonal na laro at gawi. Nilalagyan ng bagong twist. Tila masyado naman nilang ginagalingan.